Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matagal na pinag-isipan ni Gavin ang susunod na hakbang na kanyang gagawin. Sana lang itamang naging desisyon niya. Ayaw na rin niyang masaktan pa si Lauren. Mahal niya si Celine at hindi niya ito iiwan. Hindi niya kaya. Buong buhay niya ito ang minahal at mahirap para sa kanyang iwan to sa kabila ng kaalamang buntis ang asawa niya. Hindi niya kayang mawala ang kasintahan. Celine? Tawag niya dito. Nandito siya ngayon sa kondo ni Celine. Pagkatapos niyang makipag-usap kay attorney, umalis siya at pinuntahan ng kasintahan upang ipaalam na hiwalay na sila ng asawa niya. Hindi pa sila legal na hiwalay, pero masasabi niyang hiwalay na rin sila. Sinamantalan niyang pagkakataong lasing siya para magkaroon ng lakas ng loob na masabing hinaing niya. Sabi ko na nga ba't babalik ka rin sa akin? Ilang araw siyang hindi nagpakita dito mula nung huli silang magkita sa bahay niya. Yes, and I have a good news for you. Lauren and I are finally separated from now on. Nag-file na ako ng annulment. Kakausapin ko na lang ang parents namin para magpaliwanag. Paliwanag niya. Ngunit mabigat sa loob niya ang mga sinabi. Bakit ganun? Dapat masaya siya, pero bakit hindi siya masaya? Natulala si Celine at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Really? Tumango siya. Yes. Oh my God! Talaga? Ipapaalam ko agad sa parents ko to. Masayang sabi nito. Tinawagan nga nito ang mga magulang at masayang masaya to habang binabalita ang good news. Yes, ma'am. Finally, matutuloy ng kasal namin ni Gavin. Napailing na lang siya. Bakit ganun? Hindi talaga siya masaya sa ibinalita niya. Yung saya ni Celine, hindi niya maramdaman sa puso niya. Pagkatapos niyang ipaalam kay Celine ang balita, umuwi na agad siya. Nagtaka pa siya dahil sa katahimikan ng bahay na makapasok siya sa loob. Malalim na ang gabi, kaya siguro ganun pero ibang pakiramdam niya. Sa hindi malamang kadahilanan, kusang naglakad ang mga paa niya patungo sa silid ni Lauren. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya na makitang malinis na iyon. Nakabukas ang mga drawer at cabinet at lahat ng iyon ay wala ng laman. Hinanap niyang asawa ngunit hindi niya ito nakita sa buong bahay. Wala sa sariling napuupo siya sa gilid ng kama ng asawa niya. Napahawak siya sa kanyang ulo at tila nababalo na pinilig ang ulo. Umalis na ba siya? Tanong niya sa sarili. Gayo maging siya sa sarili niya'y alam na ang sagot sa tanong niya. Sinabihan niya tong umalis, kaya bakit pa ba siya magugulat? Bumalik sa isipan niya ang lahat ng mga ginawa't sinabi niya kay Lauren. At lahat yun ipawang mo sa samang alaala. Ito ang gusto mo, Gavin, di ba? Ang mawala sa landas mo si Lauren. Ito ang gusto mo bago pa kayo ikasal. Pero bakit tila nasasaktan ka ngayong wala na ito? Hindi halos siya makatulog sa kakaisip kay Lauren. Gusto niyang malaman kung ligtas ba itong nakauwi sa pinuntahan nito. Napakaraming tanong ang gusto niyang masagot. Inabot na lang siya ng umaga, hindi pa siya nakakatulog. Inis na bumangon siya at naligo. Nang makababa, inaasahan niyang makikita na niyang asawa. Ngunit agad din siyang nabigo na makitang wala pa rin to. Inaamin niyang hinihintay niya itong bumalik sa bahay, kahit alam niyang hindi na to babalik. Siya ang dahilan kung bakit to umalis. Pero bakit hinihintay niya pa itong bumalik? Gusto niyang manibago,
na sana siyang nakikita ang asawa. Hindi man ganun kagandang pagsasama nila, alam niya sa sarili na namimiss niya ito. Unang araw pa lang nawala to, pero ganun ang pakiramdam niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Naguguluhan, nalilito, nalulungkot. At higit sa lahat, nagsisisi sa lahat ng nagawa niya kay Laren. Paano pa nga ba niya may tatamang lahat ng pagkakamali niya kung iniwan na siya ng asawa na siya mismong nagtulak na lumayo ito? Paano? Gavin? Isang tinig ng babae ang pumukaw sa malalim niyang pag-iisip. Nilingon niya ito at nakita ang bagong dating na si Manang Linda. Manang, nakabalik na pala kayo. Wala sa sariling sabi niya. Nangunot ang noo nito. Oo. Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan si Laren? May dala akong pasalubong para sa kanya. Mabilis siyang yumuko at hindi nakasagot. Gavin, sagutin mong tanong ko. Nasaan ang asawa mo? May bahid na ng galit na sabi nito at hindi niya masisisi ang ginang kung magagalit ito sa kanya. Kasalanan niya ang lahat. Umalis na po siya. Aniya, bago mag-iwas ng tingin. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Naguguluhang tanong niya. Kasalanan ko po. Pigil ang emosyon niya. Kasalanan ko ang lahat. Naibagsak ni Manang ang mga dala at mabilis na lumapit sa kanya. Pinaalis mo siya? Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya na si Laren ang dahilan. Hindi niya alam kung bakit, pero naluha siya. Nang hindi siya sumagot, umiiling na kinausap siya ni Manang. Kung ganun, bakit tila nasasaktan ka sa pagkawala niya? Ito ang gusto mo. At ngayon nangyari na, wala na siya. Makakasama mo na rin sa wakas ang tunay mong minamahal. Dapat masaya ka na. Ngunit paano nga naman sasaya kung may isang taong alam mong nasasaktan ng dahil sa'yo? Makahulugang sabi ng ginang. Sana'y hindi mo pagsisihan ang ginawa mo, Gavin. Naiwan siya mag-isa matapos na mahabang sinabi ni Manang. Tila natauhan siya sa sinabi nito, pero hindi na niya maaaring bawiin ang mga ginagawa at sinabi niya kay Laren. Lahat yon ay nag-iwan na ng sugat at mahirap na yung gamutin. Pinakalma niya ang sarili bago kinuha ang susi niyang sasakyan. Gusto niyang malaman ang kalagayan ni Laren. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nasisiguro na maayos ito. Wala siyang idea kung saan pupunta. Pero sigurado naman siyang sa bahay ng parents nito pupunta si Laren. Nang nasa tapat na siya ng gate ng mga Ferrer, hindi siya bumaba. Tinanaw na lang niyang asawa na tahimik na kumakain sa labas ng bahay kasama ng ina nito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Laren. Walang bakas ng kasiyahan ang mukha nito. Kumuyom ang kamao niya, siisiping siya ang dahilan kung bakit ito nasasaktan. Ngayong malayo na siya kay Laren, dapat masaya na siyang kasama si Celine. Pero sa mga oras na to, wala si Celine sa isip niya. Tanging si Laren lang inaalala niya at ang baby nito na itinatanggi niyang sa kanya. Ilang minuto siyang nanatili doon nang tumunog ang cellphone niya. Yes? Sagot niya sa tawag. Sir, hawak ko na pong annulment papers niyo. Natigilan siya at sandaling natahimik. Abot kamay na niya ang matagal nang pinapangarap. Pero ngayon, nasa harap na niya. Parang gusto na niyang umatras. Sir? Tawag sa kanya nang nasa kabilang linya. Ah, okay. I'll pick it up tomorrow. Binaba na niya ang tawag bago pinausad ang sasakyan pa uwi. Mababakas ang gulat sa mga mata ng magulang ni Laren ng gabing yon. Sino nga ba naman ang hindi magugulat? Gabing-gabi na? Pero ngayon niya pa naisipang dumalaw. Magulo ang ayos ng buhok habang dalang isang maleta at iba pang mga gamit. Ma'am? Dad?
Naluluhang sabi niya sa ina't ama niya, wala siyang lakas ang loob sabihin sa mga to ang dahilan kung bakit siya naroon. Anak, ano't napasugod ka dito? Kabing-kabi na. Anong nangyari? Bakit may dala kang gamit? Puno ng kaguluhan na tanong ng kanyang ina. Sa halip na sumagot, niyakap niya mga ito at doon humagulhol ng iyak. Ayoko na po. Umiiyak na sabi niya. Please, tulungan niyo po ako. Anak, sabihin mo sa amin ang totoo. Ano ba talagang nangyari? Naramdaman niya ang matinding galit sa tinig ng kanyang ama. Sa loob na po tayo mag-usap. Pakiusap niya sa mga magulang. Tumango ang mga ito at nang makapasok, nagtanong ang mga matang tumitingin sa kanya. Hinihintay ang paliwanag niya. Wala siyang nagawa kundi sabihin ang totoo. Lahat sinabi niya sa mga ito, maliban sa pagbubuntis niya. What? Magkahalong gulat at galit ang ani ng kanyang ina. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya sa iyong bagay na to. I'm sorry anak, kasalanan namin to. Hindi ka dapat namin pinakasal sa kanya. I'm so sorry. Lumuluhang anang na kanyang ina. Sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanya. Wala po kayong kasalanan. Hindi niyo naman po kasalanan na may mahal siyang iba. Aniya sa ina. Kahit pa anak, hindi tamang ginawa niya sa'yo. What he did is unforgivable. Sinaktan ka niya at hindi yun makatarungan. Asawa ka niya, Laren. Kahit sa papel lang yun, dapat irespeto ka niya bilang asawa niya. Anang kanyang ina. Huwag niya po natin pag-usapan yun. Gusto ko na po magpahinga. Aniya. Tiningnan niya ang ama na noon ay malalim ang iniisip. Dad, makakatikim sa akin ang lalaking yan. Galit na sabi ng daddy niya. Hindi ko siya mapapatawad. Pumayag kaming ikasal kayo. Dahil akala namin sasaya ka sa kanya at matututunan yung mahalin ng isa't isa. Nagkamali kami. Patawad anak. Napayuko siya sa sinabi ng ama. Umasa din siya na mangyayari yun. Pero nang malaman niyang may mahal ito, nagbago ang paniniwala niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa niya itong gustuhin. Nakakaloko. Bakit kailangan niya mahulog sa taong alam niyang hindi naman siya kayang mahalin? Siya ang pinakasalan, ngunit hindi siya ang mahal. Kung nalaman lang niya sana na mas maaga, baka siya mismo ang pumigil sa kasal na yon. Kaso nalaman niya kung kailan kinasal niya sila. Sige na anak, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka. Inakay siya ng ina patungo sa dati niyang silid. Good night anak. Ngumiti lang siya dito. Malungkot naman ang mga matang iniwan siya ng ina. Nahiga siya at nag-isip-isip hanggang sa makatulugan niya. Kinabukasan na magising siya, parang hinahalukay ang tiya niya. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa banyo at doon sumuka. Nangihinang napahawak siya sa gilid ng sink. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita niyang namumutla siya. She hate this. She hate morning sickness. Ilang araw na siyang ganito at naiinis na siya. Nagmumog at naghilamos lang siya bago bumaba. Nang makita niyang mga magulang, agad na sumilay ang ngiti sa labi niya. Namiss niya yung ganito. Gigising siya sa umaga na ang mami at daddy niyang una niyang makikita. Kahit papaano, ay gumaan ang pakiramdam niya kumpara kagabi. At dahil nasa may garden sila, mas lalong gumanda ang pakiramdam niya. Ngunit nang makaupo siya at makita ang mga pagkaing nasa harap niya, parang gusto na naman niyang masuka. Fried rice, ayaw niya sa amoy niyon. Good morning anak, okay ka lang ba? Namumutla ka? May pag-aalala na tanong ng ina niya. Initian niya ang mga ito. Okay lang po ako. Napangiwi siya nang sandukan siya ng fried rice ng kanyang ina.
Gusto niya itong pigilan ngunit huli na. Naitakip niya sa bibig ang palad niya sa kadali-daling tumayo. Mabilis ang kilos na pumunta siya sa sink at doon sumuka. Pagkatapos ay mabilis siyang naghanap ng tissue upang gamitin pa muna sa kanyang bibig. Pabalik na siya nang makita niyang mga magulang sa may pinto. Seryoso ang mga ito at ang nagtatanong nito mga tingin ang siyang nagpakaba sa kanya. Napalunok siya. Ma'am? Umamin ka anak. Buntis ka ba? Seryosong tanong ng kanyang ina. Ma'am, kasi po. Hindi niya alam ang sasabihin, pero kailangan na niyang sabihin ang totoo. Umamin ka, Leren. Are you pregnant or not? Tanong pa ulit ng kanyang ina. Ang ama naman niya ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Yumuko siya. Yes, alanganin at kinakabahang aniya. Narinig niya ang malutong na mura ng kanyang ama. Then why are you here, Leren? You should tell your husband that you're pregnant with his child. I did. Mahinang sabi niya. Halos pabulong lang yon. Pero hindi siya naniwalang sa kanya to. Iniisip niyang may iba ako. What? Magkasabay na sabi ng mga magulang niya. Natahimik siya. I don't understand. Nalilitong sabi ng ina niya. Bakit? Ayaw niyang magkaanak sa akin. Bulong niya, ngunit sapat na yon para marinig nila. Ayaw niya sa akin, kaya ayaw niya ring tanggapin ang anak namin, Dad. Tuluyang bumagsak ang mga luha sa mga mata, ang sikip sa dibdib. Tahimik siyang humihikbi nang makita niya sa gilid ng kanyang mga mata nang suntukin ng daddy niya ang pader sa tabi nito. Nakita niyang dugong dumadaloy mula sa kamay nito. Daddy, it's okay. You will be okay. Ngumiti ito at tumangutango sa kanya. Kakausapin ko siya. Dad, wag na. Hayaan na lang natin siya. Okay lang po ako. Kaya ko naman buhayin ang anak ko. Well, kakayanin ko. Anak, nangungusap ang mga matang sabi niya. Nakita niya ang awa sa mata nito. Alam namin kaya mo, pero magulang mo kami. Hindi namin kayang tanggapin na nasasaktan ka nang dahil sa given na yan. Don't worry, Mom. I'll be okay. Kakausapin ko pa rin si Gavin. Anang kanyang ama bago umalis. Hindi na niya napigilan ang daddy niya nang umalis ito upang kausapin ang magulang ni Gavin. Hindi na siya nag-aalala kung ano ang gagawin o sasabihin ng daddy niya. Marapat lang na magalit ang ama niya at wala na siyang pakaalam kung saktan nito si Gavin. Halika na anak. Kumain ka na muna. Aya sa kanya ng mami niya. Ang sakit na naipon sa dibdib niya ay unti-unting napalitan ng galit. Ang kapal na mukha nitong sabing hindi siyang ama. Pagkatapos ng ginawa nitong pamimilit sa kanya, itatanggi niyang naging bunga? How could he? Sisiguraduhin niyang hindi nito makikilalang anak niya. Aalisan niya to ng karapatan bilang ama. Isang malaking pagkakamali na isang kagaya nitong minahal niya. Walang kwenta. Hinaplos niya ang impis ng tiyan niya na kung saan naroon ang naging bunga ng minsang pagsasama nila ng asawa. Pinapangako niyang aalagaan at mamahalin niya ito ng higit pa sa buhay niya. Hindi niya hayaang makaramdam to ng pagkukulang ng isang magulang. Siya ang tatayong ama't ina ng anak niya. Lahat gagawin niya para hindi ito maramdaman na may kulang dito.